guys, good morning sa inyo lahat and welcome back to my channel. So, today, bigyan ko lang po kayo ng update sa mga bayabas ko and pakita ko sa inyo kung paano nyo malalaman kung dapat na ba sila or pwede nang pitasin. So, let's go! So, okay guys, so kung makikita nyo po itong dalawang bayabas na hawak ko, itong nasa left side, makikita nyo darker green or more green siya kaysa dito sa nasa right side. Ito po kasi nasa may kanan, mas light na po yung green niya. Ayan po. Pero, hindi pa rin po siya pwede. Or, mag-aantay pa po ko ng konti pang panahon. Kasi, meron mga parts po sa kanya na meron pa rin po siyang slight greener na areas. And gusto ko po mag-light green po siya lahat or yellowish. Pero hindi ko po siya pahihinugin na. Gusto ko lang mawala yung darker green niya. Para masiguradong matamis na po siya. Kasi po, may pait pa po ng konti yan, yung medyo green na yan. Kaya, actually, konti na lang po yan. Saglit na lang na panahon ang antayin natin, pwede na po natin pitasin yan. So, ayan na, tingnan nyo po, ang ganda na po ng kulay, oh. So, ayan po, kumakita nyo, konti na lang po. As of now, pwede na rin po natin silang pitasin, pero, again, gusto ko pa pagpitas sa kanila, matamis po sila at wala na po yung pait na lasa. So, ayan po. Unti-unti na rin po nagbabago yung kulay ng iba nating bayabas. Tulad po dito. Again po, kung napapansin niyo po yan, ayan po. Light na rin po kulay niya. Pero, meron pa rin pong konting darker green sa ibang lugar. So once na mag-light na po lahat ang kulay niyan, pipitasin na po natin yan. Ito po. Ayan o. Ito ang gaganda rin po ng size. So ito, makikita nyo. Darker green pa po ang kulay nila. So matagal-tagal pa po yan. And lumalaki pa rin po sila. So hopefully, humabol pa po sila. Malaki pa po yung lalaki nila. Ano, ito po, nag-light na rin po. Pero again, mayroon pa rin pong slight darker greens sa ibang area. Mayroon pa rin po tayong humahabol. Ayan po. Ito po yung pinakahuling inilabas niyang bulaklak na naging bayabas. So, tayin lang po natin sila. Maglakihan. Ito naman po yung nasa main tree ko. So, since na hindi masyado siya nakaarawan dito, hindi po lumakiin masyado yung bunga niya. Ito po yung ibinuwa ng main guava tree natin. And ayun pa po yung isa. Yan, maliit pa po siya pero naglalight na po ang kulay. Pero lalaki pa po yan. Siya nga po pala. Tingnan nyo po yung pinaugatan natin, oh. Kita nyo yan, guys. Ang kapal na po ng ugat. Same mas dito sa baba. So, yun sa taas, pwede na natin putulin yan at ipasok. Yung doon naman, meron na rin po ugat. Pero isasabay ko na po yan dito sa baba. Itong last natin na pinaugatan, hindi pa rin po nag-uugat. Pero okay lang po yan. Wala pa po yatang... Ah, may 1 week na po yata. So, naiting nasa 1 week pa lang po ito simula ng pinaugatan ko. Kaya okay lang yan. So, balik tayo dito sa price ko na bayabas. Sa mga pinakamalaki kong bayabas. Ito pong dalawang to. And, amazingly enough, lumalaki pa rin po sila. Humahabol po. Akala ko hindi na siya tataba dito. Pero now, ang laki na po ng pagkakaiba nila simula nung ginawa ko sila ng update last week. Just imagine, last week lang. And, nagbago pa rin po ang size nila. Lumaki pa rin po sila sa loob ng isang linggo. Kasi nahabol ko pa po sila sa pataba. So, nilagyan ko po sa sila nito. Ayan po. Vitamins po sila para sa mga gulay at prutas. Tutusok nyo lang dyan. Liquid po yan. Tapos, naglagay din ako ng animal manure. So, ayan po. Sa loob ng 1 week po. Just imagine, 1 week.
Ang laki po pinagbago nila. So, mas sumaba pa ng konti. And, itong akala ko hindi na po lalaki. Actually, tumaba pa po sila. And, ganda po ngayon ang kulay nila. So, yan. And, dito lang po tayo sa puno ko ng mangga. So, kung makikita nyo, nilagyan ko rin po siya ng vitamins, liquid vitamins. Yan po. Laki na po tinaas ng puno ko ng mangga. And kung makikita nyo, kung mapapansin nyo po, mayroon po silang tali. Kasi po, nag-split siya sa dalawang sanga. And hindi naman po natin pwedeng hayaan na dumaretso na lang po siyang dalawang sanga. So, kailangan natin split yan. Tapos, pagsasangahin natin on both sides. Kaya okay lang po yan. Para hindi po maging sagabal sila sa isa't isa. So, there. Ayan po. May bago na naman po akong labas ng mga dahon. And dito sa kabilang side, kung makikita nyo, ayan po. Meron na naman po silang bagong dahon. So, ito pong puno ko ng mangga, iwanan ko sa dito hanggang next year. So, come next year, ililipat ko po siya sa mas malaking container and probably tatanggalin ko itong plastic na yan na nakaharang sa gilid, pati yung upuan po doon, tatanggalin ko and probably yung bubong na yero dyan, tatanggalin ko, papaltan ko ng plastic na yero para doon ko po ilalagay yung mangga kasi kailangan ko dito malaking space. So, doon yung bayabas ko na nakadirekta sa lupa. Pero ito pong mangga, ilalagay ko po sa malaking plastic container lang. Hindi ko po idadirekto sa lupa. Dahil pag dinaretso ko to sa lupa, although mabubuhay siya dahil nasa loob ng greenhouse, pag nagugat po siya, maaaring yung sirain ang pangilalim ng bahay ko. So, hindi po natin gagawin yon. Lalagay ko lang po siya sa malaking plastic container. Then again, papaltan ko po ng plastic na yero or bubungan yung steel na bubong natin doon. And doon ko po siya ilalagay para maliwanag din po doon. So, yun po guys. Isang mabilis ang update lang po sa mga tropical fruits ko or bayabas at mangga. Again, nandun yung papaya ko sa labas. Separate video natin doon dahil meron akong surprise na papakita sa inyo. Kaya hindi ko sila isasama dito. So, again, kung gusto niyo pong mag-alaga ng tropical fruits sa mga bansa na malalamig or nag-iyelo, kayang-kaya po. Ito po, napatunayan ko. Inabot nga lang po ako ng at least 8 taong mahigit. Nag-eksperimento talagang pinag-aralan ko sa lugar ko. Hindi ko sinasabing magaling na po ako sa bagay na ito, pero inabot po talaga ako ng 8 taon para lang po malaman kung paano sila mabubuhay at mapabubulaklak. And again, yung bayabas ko, inabot ako ng 5 years bago ko po napabulaklak na pabunga. Yung papaya, yes, 8 years yung papaya, inabot ako ng 8 years kasi sa dati ko pang bahay. Lagi ko po kasi sila nilalagay sa labas. Nag-try ako yung sa tinatawag na mulching o tatambakan nyo. So, hindi po kinaya. Sobrang lamig po kasi sa lugar ko. Tinaray ko po yung sa labas ng bahay or sa garden ko. Nilagyan ko siya ng tolos. Tapos nilagyan ko ng binil, ng plastic, kinover ko. Again, hindi rin po kinaya. Kailangan po talaga nila ng heater. So, hanggang sa finally, last year, nung bumili ako ng seedlings ko or starter plants, nilagay ko po muna sila sa timba. Pinasok ko sa loob ng greenhouse kasi last year ko ito ginawa. So, pagkabuo ng greenhouse ko, nasa labas muna sila. Then, pinasok ko po nung lumamig na. Nagstay po sila ng one winter dito. Tulong po ng heater natin. Nilagyan po natin ng, meron po ako dito ng wood stove. Literally, nagbunga po lahat ng efforts ko. Papaya, bayabas. Soon sana po mangga. So, yun po. Again, doable po. Kayang-kaya po. Kailangan lang po ng konting sipag, tsaga, at lakas ng katawan kasi pag pinaso nyo po sila at lumalaki yung mga alaw nyo, kasi ang bigat po nila. So doon lang po mahirap pag papalipat-lipat ng mga halaman nyo kapag nakapaso po sila.
Pero again, lahat ng pagod nyo, sulit susuklian po ang mga pagod nyo pag nagbunga po ang mga tanim nyo. So, yun po. Sana po nagustuhan nyo po ang simpleng binahagi ko sa inyo. Update lang po sa tanim natin bayabas at bunga niya. Kung paano malalaman ang tamang oras para pitasin po sila. And, saglit na silip lang po sa puno ko ng mangga. Again, yung papaya, separate video kasi nga may surprise ako para sa inyo. So, yun po. Again, sana po nagustuhan nyo po ang binahagi ko sa inyo. So, kung magagawa nyo po, like naman po. Share sa mga kaibigan nyo. And subscribe na rin. Laking tulong po para sa akin yan. So again, maraming salamat po at ingat po tayong lahat palagi.